Kiss. Ayan o, daming kaya abnormal yung kuryente. Kiniskis yung ano ng palser. Ang laki nang nawala. Pero try natin iabunuhan para baka bumalik yung kanyang kuryente. Magandang bigay ng kuryente. Ito yung kinonvert nila o. Pinatulan nila ng ano. Ayan o yung contact sa pulser, so sobrang easy na. Ito yung original oh. Patingin nga, Jake. Ito yung original, ayan oh. Dapat hindi nila ito tinutulan, sobrang haba. Kaya normal yung kuryente. So, galing yan dito sa kabila. Testing natin. Dito sa XTG 90 Mandal. Tingnan natin kung maganda na yung bigay ng kuryente. Ayan, balik natin sa original yung ginawa nilang modification. So ayan, ispatan natin para bumalik sa original yung ano nya. Gagrind lang natin mamaya. Iyahang magneto. So ayan na po. May kit-kit na. Yung winelding natin na magneto kanina, ayan, pinabit na natin. Tingnan natin kung may kuryente. Natin. Sige, sipa. Off, on muna. On muna. Ayan, tricks. Okay. Ayun. Matalon-talon. Hindi, ano po? Para makita natin yan. Ayun o. Ay, si Gara. Alright. Okay. So, yan yung XTG kanina na pinildingan yung ano, magneto. Kasi nga, kinonvert nila tapos walang lumabas na kuryente. So ayan. So ayan guys, papakita ko sa inyo yung wiring ng CDI ng XTG 125. Yung color coding niya. So ayan. Ito yung palatandaan natin. Ayan. Nakaharap sa iyo. Ito yung nasa taas yung ito sa kabila. Ayan, yung may pindutan ng lock. So ayan, itaas mo. Harap sa'yo. So ito yung color coding niya, solid black. Nasa bandang kaliwa, sinundan ng black na may stripe na blue. Tapos dilaw. Ayan, dilaw. Sumunod itong red na may stripe na pula. Ah, puti. Sorry. Tapos yung sa ilalim, yan yung orange, yan sa ilalim ng solid black, solid orange. Tapos sinundan siya ng kulay blue, yan solid blue. Tapos sinundan siya ng green na may stripe na puti, yan o. Yan. Tapos yung kasunod niya, yung kulay white. Yan yung galing sa palisir. Palisir. Yung white. Tapos ito yung puti na galing sa palisir. Yan yan. Tapos tingnan natin dito sa yan. May kulay red siya na galing sa palisir. Galing sa magneto. Yung kulay red, nakatap yan dito sa black na may stripe na blue. So yan yung red na galing sa palser. Itong red na may stripe na white, ito yung positive. Ayan, positive. Tapos yung negative, ito yung black. Yung black. Ayan. Tapos ito yung orange papuntang ignition coil. So ito yung tatlo na to. Yung yellow at saka yung
black na may blue, stripe na blue, at yung solid blue ay papunta dito yan sa yan, throttle. Ayan o, throttle sensor, throttle position sensor. Dyan yan yung kulay yellow, solid blue, at saka yung blue na may black na stripe. So dyan yan papunta, galing sa CDI. Tapos ito namang red nito, nakatap dyan sa black na may stripe na blue. Ayan o. So yan yan, yan ang wiring harness ng XTG125 ito sa kanyang CDI. Alright, kung gusto nyo guys magpalit ng CDI or nasira kayo ng CDI, wala kayong makita yung pang EC16 na CDI, so pwede siya dito, plug and play siya, saksak nyo lang, magkakaroon na siya ng kuryente. Try na natin na ilagyan ng pang EC16, so mandar naman siya, wala tayong binago sa wiring, plug and play lang siya, EC16 at saka XTG125. Alright.